Si Malik Diouf ang naging season MVP ng UAAP Season 85 para sa UP Fighting Maroons, providing the runners-up ng kanyang length on the defensive end, swatting shots sa paint, and syempre with his rebounding and malaking pick and roll threat. Nag-average siya ng 10.8 points, 10.9 rebounds, 2.9 assists, 1.6 blocks and 1.5 steals, providing a much-needed body na pangtapat kay Ange Kwame, winning the UAAP Season 84 Finals MVP Award at nag-fall off short nga para sa isang back-to-back sa kakatapos lang na UAAP Finals. Pero bago nga mapunta sa Fighting Maroons, ay minsan naging Scorpion si Malik na naglaro para sa school ng Centro Escolar University. Pero ngayong araw ay pag-uusapan naman natin ang isa pang player galing sa pinagmulan niyang school, ang bagong pausbong na import ng CEO Scorpions na sinasabing na i-scout na daw ng malalaking UAAP schools. At ang future daw nito sa UAAP ay masigit pa kay Diouf at Kwame at kasing level nga daw ng isang Ben Imbala, ang Victor Wembanyama ng CEU na si Henry Agunane. Dito nga lamang yan sa GOAT's Descendants. GOAT fam, maraming salamat dahil na-hit na natin ang 5K subscriber mark ng ating channel. Kaya naman para sa first half ng 2023 ay ang 10K subscriber mark naman ng ating goal. Kaya tulungan nyo ako GOAT fam ma-reach ang milestone na iyan by liking this video and subscribing to our channel. Kaya huwag na natin patagalin at simulan na natin to GOAT fam. Si Henry Agunane ay isang Nigerian citizen na na-recruit nga ng CU Scorpions upang maging isa sa mga import nila para sa mga college basketball season this year moving forward. Bilang isang 6'11 big man, ay nauna nang maglaro si Agunane para sa Sportage Nigeria ng Titans Basketball Academy. Dito nga unang pinakita ni Agunane ang kanyang potential on both sides of the floor using his length para ma-maximize niya as his advantage. At dahil sa mga great showing niya para sa team na ito, ay napansin siya ng CEU Scorpions na in time naman dahil nga naghahanap sila ng replacement para sa UP transfer na si Malik Diouf at makakasama ng import nila na si Ayodeji Balogun. Dahil sa mga recruit na ito ay naging dominante ang CEU para sa 5th season ng UCBL. Tinambakan nga nila ang PCU Dasmariñas sa score na 92-39 at syempre ang nagpasikat kay Henry Agunane ang pagtambak nila sa Guangming College by 68 points sa score na 116-48. At dito nga unang nakita ang freakish skills and athleticism ng isang Henry Agunane. Scorpions, here it goes. Ang ating Aprilia SRGT drive of the game. All the way to the hoop and flushing it down. Bukod dyan ay isa ring defensive specimen si Henry using his length and timing to block shots in the paint. And to cap it all off, kayang-kaya rin mag-dribble at tumir sa tres ni Agunane. Lahat ng yan at 6'11 na kadalasan sa ating bansa ay traditional big man ang ginagawa. Ngunit iba si Agunane dahil tila nagiging Victor Wembanyama sa mga galaw na pinapakita niya. Sa kasalukuyan ay patuloy na nagpapalakas si Henry para sa growth niya at ng kanyang team. In the meantime ay nasa likod ng mas pulidong Ayodeji Balogun si Henry at siya nga ang secondary import sa ngayon ng Scorpions. Ngunit ang potential ni Agunane ay mas mataas pa sa kahit sinong import ngayon sa college sa Pilipinas. Kaya naman marami na ang sumasama sa Henry Agunane bandwagon early at his Philippine college basketball career. This season ay aim ng CEU mag-champion sa UCBL at magiging malaking part dito ang 6'11 import nila, ang kanilang version ni Victor Wembanyama na si Henry Agunane. Ngunit ano sa tingin nyo, GOAT fam? Ma-recruit nga kaya ng UAAP school si Henry? Mag-champion nga kaya ang CEU sa UCBL? I-comment mo na ang inyong opinion sa baba at babasahin nating lahat yan. Maraming salamat sa panunood, GOAT fam. I hope you all enjoyed. And as always, I will be back.